Hello mga kaina, mga kama! Nandito naman muli ang inyong kaina na nagsasabing libali ng lima-lima, sampu-sampu, bente-bente ang mahalaga. Meron at tuloy-tuloy ang kita, panibagong pagkakitaan, ang... Sana makilala niyo to. Teka, kamayin ko na lang. Kaso lang, magkukulay po ito sa kamay. Bango. Yan. Alam niyo to? Wala na, nahulog na. Yan. Atswete. Yan. Atswete siya, mga kaina, mga kama. Atswete seeds. Ito. Ngayon mga kaina, mga kama, napakabili ng tingi-tingi nito doon sa amin. 1/4, 20, 5. Sa mga nagluluto, sa mga nagkakantin, sa mga bahay-bahay, ang mabili ito, tag-5. Sa mga kantin naman, ito, tag-20. Yung iba, gusto marami ito. Tag-30. 1/4 ito. So, ang kuha ko nito, mga kaama, mga kaina, sa isang sako ay papakita ko sa inyo. Atswete. Yan. Atswete. 1 sack. Atswete. 2,250. Ayan, atswete. 2,250 ang isang sako ang puhunan ko. Ang laman naman ng isang sako ay 25 kilos. 25 kilos ang laman sa isang sako. So, kung ito, 30 ang benta ko, matik yun, ang isang kilo ay 120. So, 120 times 25 equals papatak siya ng 3,000. Ibabawas ko naman yung puhunan ko na 2,250 minus 2,250 equals may tubo ako sa isang sako na 750. Ngayon mga kaina, mga kama, may ano to, may sikreto, kailangan marunong kayo para alam nyo kung paano ito gawin. So, sa mga ano, sa mga tinitingi-tingi, pag ganito kasi ito, hindi to masyadong kukulay kung ubusan mo lang ng tubig. Ito, yung nakasako pa, yung wala pang timpla. Ngayon, maglagay kayo nito pag gusto nyo, kung konti-konti lang gusto nyo, maglagay kayo ng 1 kilo sa planggana, yung mga pagtingin nyo ganito ha, maglagay kayo ng 1 kilo sa planggana, tapos, lalagyan nyo siya nito. White lihiya. Yan. Lalagyan nyo siya ng ganito. Ngayon, yung 1 kilo na yun, unti-unti lang. Kunti lang ilagay nyo muna. Tapos, halu-haluin nyo siya hanggang mabasa. Ito, ilalagay nyo ha. Tapos, kunti-kunti. Hindi pwedeng marami mga kaama, mga kain ng ganito. Kasi, aamagin ito. Kung dadamihan nyo ng ganito. Kasi kailangan nyo lalagyan ng ganito para kahit lagyan lang nila ng tubig na mainit, talagang kukulay, matanggal na agad ng kulay nito sa buto. Talagang kukulay na siya ng gusto. Hindi na kailangan pakuluan o ibabad pa sa mainit na tubig. Hindi na. Lalagyan lang ng mainit, ano na agad ang kulay. So, kailangan talaga ito. Pero yung iba naman, kung gusto naman ng ano, yung ganito na binababad pa nila sa mainit na tubig, pwede naman. Kaso lang yung alam nyo naman sa panahon ngayon, gusto nila instant at nagmamadali. Kaya kailangan lagyan nyo ng ganito. Lagyan nyo ng 1 kilo. Ibukod nyo, wag lahat ito. Maglagay kayo ng 1 kilo sa planggana, tapos lalagyan nyo nito ng pakunti-kunti. Yung sakto lang siya mabasa. Wag yung maraming ganito. Sakto lang talaga siya mabasa. Wag yung siyang nagsasabaw. Yung sakto lang siya mabasa. Tapos alu-aluin nyo. Pagkatapos nun, hayaan nyo lang siyang matuyo. Huwag nyo muna siya ibabalot.
pag natuyo na yun siya, pag natuyo na yung atswete, nalinagyan nyo ng ganito, pwede nyo na siyang i-repack ng tag-lima-lima. Tsaka tag-sampu-sampu. Sa 1/4 to 1/4 kasi hindi ako naglalagay ng ganito kasi bibihi ano, kumbaga ang mabili sa amin, 5 lang at saka 20. Bibihira lang ang bumili ng 1/4 at saka per kilo. Ang pinakamabili sa amin ito 5. Yan, ito at saka ito, 20. Okay, mga kaina, mga kaama, sana nakuha ninyo. Napaka kulay paglalagyan nyo ng ganito. Nababilis magano ang atswete. So, kuha nyo na. Sana nakuha nyo yung explanation ko. Ito lang, mabibili nyo naman to dyan. Sa mga tindahan, yung mga katulad ng tindahan ko, mabibili nyo naman to. Ito, white lehiya. Kunting-kunti lang talaga, pag isang kilo lang mga kaina, mga kama. Patuyuin nyo muna bago ninyo siya ibalot ng ganito. Okay, ito yung sikreto niya mga kaina, mga kama. Sinishare ko na para alam nyo na kung bakit yung iba naghahanap ng atswete na may lihiya. Gusto talaga nila yung may ganito. Okay, mura lang naman to. Mabibili nyo lang to siya ng 30. 30 lang yata to, 35. Parang 30. Minsan kasi hindi ko na-memorize yung mga paninda dyan sa tindahan eh. Kasi minsan pag sobrang dami, nakakalimutan ko din. Minsan nagtatanong pa ako sa mga kasama ko. Okay, mga kaina, mga kaama, sana may nakuha kayo na bagong pagkakakitaan at saka tips kung paano namin siya ginagawa para sa pag nagtayo kayo ng negosyo or kung balak nyo magtinda ng ganito, may idea na kayo kung ano ang mga ginagawa nila sa panindang yun, kung bakit ganon, may naghahanap ng may ganyan. Ganon lang mga kaina, mga kaama. Tinuturo ko na sa inyo para pag nagbukas kayo ng tindahan na katulad nung sa akin or yung gusto nyong magdagdag ng ganito, kung paano gawin yung mga may mga lihiya, may mga ganyan, at least alam nyo na. Mga kaina, mga kaama, yung sabi ko sa inyo, huwag nyong ibabalot pag basa pa at saka huwag nyong susubraan ng ganito kasi aamagin siya. Pero kung tamang-tama lang pagkagawa nyo, matutuyo yun, kahit medyo matagal, hindi siya aamagin. Okay, sana may nakuha po kayong idea. Subscribe po kayo para maraming-marami pa kayong matutunan na pagkakitaan na ipapakilala ko pa sa inyo ng maraming-marami pang paninda. Okay, salamat po. Subscribe po kayo. Salamat.